Kabanata 306 hanggang 310. Napakahusay ni Alex Rockefeller sa pagkontrol sa angulo ng swing. Natapos ni Favonius Barth ang lahat ng bigat ng pag-atake ng kutsilyo sa halip na si Alex. Mukhang medyo masakit. Sa loob ng maikling panahon, si Favonius ay nagduse ng hindi mabilang na mga sugat ng kutsilyo. Ang pinakaapektadong bahagi ay ang kanyang puwitan. Napuno ito ng dugo. Tigil-tigil, huwag gamitin ang iyong mga kutsilyo. Tigilan mo na ang paglaslas sa akin. Malungkot na sigaw ni Favonius. Mahigit 100 sa mga lalaking ito ang ibinaba ang kanilang mga sandata at nagkatinginan. Matapos mapagpasyahan na sapat na ang pagdugo ni Favonius, tinulungan ni Alex na pagalingin ng kaunti ang kanyang mga sugat bago siya inihagis sa lupa. Pagkatapos, sumugod siya sa grupo ng mga lalaki at na-activate ang Mystic Armor. Ang mga normal na pag-atake ng kutsilyo ay hindi epektibo sa kanya. Si Alex ay tulad ng isang tigre sa isang grupo ng mga tupa, at ito ay halos isang walang hirap na pakikipaglaban para sa kanya. Ang lalaking may isang mata at ang iba pang mga tao ay natahimik lahat. Kahit na ang mga lalaki ay binugbog, ang kanilang mga ugat at buto ay hindi nasugatan. Iyon ay dahil kailangan sila ni Alex bilang libreng paggawa. May nakapansin kay Brittany Rockefeller at ang iba pa na nakatayo sa labas, at naisipan niyang hulihin ang mga babae para ibalik ang sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling malapit na siya, binugbog siya ni na Brittany at Maya Howards ng husto. Tayo, kayong lahat, balik sa trabaho. Iyan lang ang paraan para kumita ka ng kayamanan mo, nakuha mo ba? Maglinis kayo ng basura dyan. At ikaw, ilayo mo ang tumpok ng laryo. Iwanan sila sa sulok. Tandaan na ayusin ang mga ito ng maayos. Babawiin ko ang isang daliri mo para sa bawat brick na nasira. Nakahawak si Alex sa isang metal stick habang nagbibigay ng mga tagubilin. Mukha siyang supervisor. Nagkatinginan ang mga bagong dating at anggang ng isang mata na lalaki. One-eyed man, sino itong mga taong ito? Masyado silang malupit. Hindi ako makapaniwala na talagang pinapalipat nila tayo ng mga brick. May humihikbi na komento. Huwag mo nang itanong, ang tanga mo magtanong, there. The boss is here, sabi ng isang mata na may mapait na ekspresyon. Anong klaseng mga boss? Mga boss ng pabrika na ito, sabi ng lalaking may isang mata. Matagal na natigilan ang lalaking nagtanong bago nagmura. Nandito ang dalawang magkasalungat na gang para awayin ang kapirasong lupang ito. Hindi nila inaasahan na ang tunay na may-ari ng lupa ang magiging big boss. Nang bumaling si Alex kay Favonius, alam niyang hindi makakatrabaho si Favonius. Masyadong maraming dugo ang nawala kay Favonius, at ang kanyang mukha ay parang namumutla. Hoy, kuhain mo pa ang mga taong darating. Bulalas ni Alex. Kuya, wala na talagang tao. Patawarin mo ako, mabilis na malungkot na sabi ni Favonius. Sigurado ka ba? Tanong ni Alex. Sigurado ako. Ay, teka, may mga tao pa. Di gusto mo talagang kunin ko sila? Tanong ni Favonius. Siyempre, tingnan mo itong malaking pabrika. Kailangan natin ng mas maraming tao. Sabi ni Alex. Hindi makapaniwala si Favonius. Free labor lang talaga ang tingin sa kanila ni Alex. Gayunpaman, may ibang nasa isip si Favonius, si Big Sis. Hanggat nagpakita si Big Sis, tiyak na mapapatay niya ang jerk na ito. Agad na tumawag si Favonius. Big Sis, ang ating mga tauhan. Sila ay hinahawakan laban sa kanilang kalooban. Maaari ka bang magdala ng ilang tao upang iligtas kami? Ano ang sinabi mo? Paano ka hinahawakan laban sa iyong kalooban? Maaari ba kayong maging mas inutil? Maghintay ka dyan. Matatapos din ako. Makalipas ang kalahating oras, may dumating na sasakyan. Naisip ni Alex na mas maraming libreng paggawa ang darating. Gayunpaman, isa lamang pala itong nag-iisang sakay ng motorsiklo. Nang tingnang mabuti, natigilan si Alex. Isang beses niyang sinipa si Favonius. Ito ba ang taong hiniling mong sumama? Ito ay isang babae na nakasuot ng uniforme ng marino. Bago pa makapagsalita si Favonius, ang babaeng nakauniforme ng marino ay sinugod si Alex. Ikaw ba ang bumihag sa aking mga tauhan at pinilit silang magtrabaho bilang libreng paggawa dito? Tanong niya. Tiningnan siya ni Alex mula taas baba. Graduate ka na ba ng high school? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na pamunuan ng isang gang? Wala kang pakialam.
bubugbugin kita, at tayo'y mag-uusap. Pinutol ng dalaga ang paghabol. Matapos iwanan ang kanyang motorsiklo, binato niya ng suntok si Alex. Ang kanyang kamao ay naglabas ng isang fire-based na enerhiya. Nanlaki ang mata ni Alex. Oh, chi energy talaga. Ano ang chi energy? Sa panimula ito ay naiiba sa panloob na puwersa ng isang martial artist. Kaya naman, tulad ni Alex Rockefeller, ang babaeng ito na nakasuot ng uniforme ng mandaragat ay isa ring magsasaka. Gayunpaman, hindi umatras si Alex sa kanyang mabangis na suntok. Sa halip, tumayo siya at hinayaan siyang suntukin ang kanyang dibdib. Sa pagtama, malinaw niyang narinig ang malamig na ungol ng dalaga. Gayunpaman, ang enerhiya ng chi sa kanyang kamao ay nabawasan ng kalahati. Natakot siguro siya na baka mapatay niya ito sa isang suntok. Kaya naman pinigilan niya ang kalahati ng kanyang lakas. Bang! Isang malakas na salpukan ang maririnig. Bukod sa bahagyang nasunog ang kanyang shirt sa harapan, mukhang kalmado at hindi apektado si Alex. Ang kanyang katawan ay parang pader na hindi man lang gumagalaw. Ano? Kamusta ka pa? Tanong ng babae sa malinaw at malutong na boses, halatang nalilito. Sa sandaling ito, ibinagsak ng lahat ang kanilang ginagawa at pinagmasdan ang laban. Tila natulala ang lalaking may isang mata. Tumingin siya sa katabi niya at mahinang nagtanong, "Who's this little girl?" Nagalit ba si Favonius? Bakit niya pinapunta dito ang isang schoolgirl? Ano ang posibleng gawin niya? One-eyed man, may death wish ka ba? Ito ang big sis natin, si Holly Yates. Paano mo siya hindi makikilala kung matagal ka nang nasa negosyong ito? Sinasabi ko sa iyo, si Holly ay isang walang talo na manlalaban mula sa hilagang suburb. Masasaktan ang lalaking iyon, sagot ng katabi niya. Holly Yates, ang ibig mo bang sabihin ay ang Holly Yates mula sa Fire Guild? Hindi ko akalain na makakasama talaga si Favonius sa Fire Guild. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaking may isang mata. Sa katotohanan, ang Fire Guild ay itinatag kamakailan lamang. Gayunpaman, si Holly ay naging lubhang kilala sa underground na bilog ng hilagang suburb. 2 buwan na ang nakalilipas, bigla siyang lumitaw at hinamo ng bilog sa ilalim ng lupa ng hilagang suburb ng Michigan. Nanalo siya sa lahat ng 13 laban. Sa katunayan, ito ay isang panig na tagumpay. May chismis na si Holly ay naghagis lamang ng hindi hihigit sa 3 suntok upang talunin ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos noon, pinag-isa niya ang lahat ng 13 bilog para itatag ang Fire Guild. Nalaglag ang panga ng lalaking may isang mata. Parehong natigilan si Favonius. Dahil malapit siya kina Alex at Holly, malinaw na tanaw niya ang nangyari. Ang walang talo na si Holly na hindi nagpatalo sa alinman sa 13 matinding laban ay hindi pa rin magawang mapakilos si Alex ng 1 pulgada. Tiningnan ni Alex ang magandang mukha ni Holly at ngumiti. Kung iyon lang ang mayroon ka, hindi mo ako matatalo, sabi niya. Ganoon ba, hindi ko pa nagamit ang buong lakas ko. Dahil hiniling mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Holly. Sa susunod na segundo, 100% ng kanyang enerhiya ang ipinadala niya sa kanyang kamao at inatake si Alex. Bam! This time, mas malakas pa ang banggaan. Gayunpaman, hindi pa rin umatras si Alex. Kinaya niya ang pag-atake gamit ang kanyang katawan. Talagang bulat na gulat si Holly ngayon. Hanggang ngayon, walang nakalaban sa 100% ng kanyang kapangyarihan. Ang taong ito ay isang tunay na dalubhasa. Gayunpaman, sa halip na masiraan ng loob, siya ay naging labis na nasa sabik. Napakagaling. Sa wakas ay nakilala ko ang isang mas kawili-wiling kalaban. Ngayon, magiging seryoso ako. Kung kaya mo ang susunod kong suntok, aaminin ko na mas malakas ka sa akin, sabi ni Holly. Ano ngayon? Tanong ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Kung matatalo kita, kailangan mong manatili dito at magwalas ng sahig. Prank ang sabi ni Alex. Ano? Gusto mo magwalas ako ng sahig? Anong problema? Susuko ka na ba? Panunuya ni Alex. Sino ba nagsabing sumusuko na ako? Ayos lang. Sumasang-ayon ako. Itinuon niya ang kanyang chi energy at nagsimulang tumaas ang kanyang kahangahangang aura. Nagsimula nang mag-isa ang 2 pigtails niya. Sa katunayan, nakikita ni Alex ang 1 pulangkinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nagninangas na ulap, sigaw ni Holly. Nagsimulang mag-apoy ang kanyang makatarungang mga braso. Nakakabigla ang lakas na taglay niya.
Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Alex. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganito kalakas na kalaban. Kaya naman, hindi siya nakipagsapalaran. Sa halip na ipaglaban ang pag-atake gamit ang kanyang dibdib, iniunat niya ang kanyang braso pasulong upang buhayin ang Mystic Armor gamit ang kanyang palad. Sa ilalim ng balat ng kanyang palad, nagsimulang mabuo ang isang texture na katulad ng shell ng pagong. Hinawakan niya ang kamao ni Holly sa kanyang palad. Boss, nagsimulang manginig ang lupa sa ibaba ng kanilang mga paa dahil sa panginginig ng enerhiya ng chi. Dahil wala nang kung saan upang ikalat ang enerhiya, sa wakas ay lumitaw ang mga bitek sa ibabaw ng lupa at maririnig ang mga kaluskos. Taking gulat ni Holly Yates. Talagang napigilan ni Alex Rockefeller ang kanyang suntok. Dapat mo ring subukan na kumuha ng suntok mula sa akin, sabi ni Alex. Dragon Thrust Punch. Boom! Naikuyong ni Alex ang kanyang kamao at sinuntok si Holly. Mabilis na ipinadala ni Holly ang kanyang chi energy para tanggapin ang suntok nito. Matapos ang isang malakas na pagsabog, si Holly ay natisod ng pitong hakbang paatros. Sa wakas, nagawa niyang tumayo na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bigla siyang samuka ng isang subo ng suka. Nang dumaloy ang chi energy ni Alex sa kanyang katawan, ginulo nito ang kanyang mga panloob na organo at naging sanhi ng pagduduwal. Nagulat si Holly pero mas lalo si Alex. Masasabi niya nang mas maaga na si Holly ay dumaranas ng mga naunang sugat. Kaya naman naapektuhan ang kanyang kakayahan. Kung hindi siya nasugatan noon pa man, baka hindi nanalo si Alex ngayon. Bukod dito, si Holly ay napakabata pa. Paano ang kanyang pamilya o ang kanyang amo? Hindi kaya mas malakas sila kaysa kay Alex mismo. Sa sandaling ito, nagsimulang makaramdam ng pag-iingat si Alex. Noong natanggap niya ang mana ng kanyang mga ninuno, tumaas ng husto ang kanyang mga kakayahan. Nagawa niyang talunin ang sinuman ng madali. Ngayon, sa wakas ay napagtanto niya na may iba pang mga tao na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi niya kayang tingnan ang lahat. Kung hindi siya mag-iingat, baka mauwi siya sa matinding gulo. Bagamat makakahanap pa rin siya ng mga paraan para iligtas ang kanyang sarili, paano naman si Brittany Rockefeller at ang iba pang mga babae? Natalo ka, bulalas ni Alex. You won, sabi ni Holly habang pinupunasan niya ang bibig niya na may depressed look sa mukha niya. Sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan si Favonius Bart at ang lalaking may isang mata. Si Holly, na hindi kailanman natalo sa isang laban, ay talagang natalo kay Alex. Sino ang lalaking ito? Hindi ba siya ang anak ng may-ari ng pabrika na ito? Damn, kung ganito siya kalakas, bakit pa siya nag-abala sa pagpapatakbo ng sira-sirang pabrika? Hoy ikaw, ano ang tinitignan mo? Bumalik ka na sa trabaho. Sigaw ni Alex. Kinilig ang grupo ng mga tao. Wala silang pagpipilian kundi sundin ang utos ng mas malakas na tao. Nilinggan ni Alex si Holly. Mayroon kang umiiral na mga sugat, sabi niya. Paano mo nalaman? Tumangala si Holly at nagtatakang tanong. Nasira ang iyong energy core. Ang iyong mga ugat ng chakra ay hindi maayos. Ikaw, nasabi mo na, parang nagulat pa si Holly. Maaari pa akong tulungan kang makabawi, sabi ni Alex at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya. Talaga, napatalon si Holly sa gulat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sinimula ni Alex na isaalang-alang ang pagkuha sa kanya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Si Holly ay isang babaeng magsasaka sa murang edad. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay naglalaman ng isang napakakakaibang enerhiya ng dugo. Higit pa rito, siya ay malambot pa rin sa murang edad na 15 taong gulang. Malaki ang maitutulong niya kay Alex sa hinaharap. Gayunpaman, mabilis na umiling si Holly at nanlabo ang kanyang mga mata. Hindi mo ako maaayos. Kahit na. Ang pinakamahusay na doktor sa mundo ay hindi ako kayang ayusin, sabi niya. Ganoon ba? Tanong ni Alex. Lumapit si Alex kay Holly at itinaas ang isang daliri bago ito mabilis na inilagay sa gitna ng kanyang dibdib. Ang kanyang healing chi energy ay nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Nagalit si Holly. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman niyang may mali. Biglang nag-vibrate ng kaunti ang tila bagsak na energy core niya. Pakiramdam ko ay umaagos ang tubig sa isang tuyong balon. Dati nang sinubukan ni Holly ang maraming paraan para i-activate ang kanyang energy core, ngunit walang gumana. Ngayon, nakaramdam siya ng sobrang saya.
Pero agad ding humiwalay si Alex at ngumiti. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Agad namang tumanggaw si Holly. Bakas sa mga mata niya ang pag-asa. Gayunpaman, biglang sinabi ni Alex. Kaya kung ayusin ito, kahit na ito ay magiging isang maliit na problema. Gayunpaman, ano ang kondisyon? Tanong ni Holly. Naiintindihan niya ng husto ang social etiquette. Napangiti si Alex sa sarili. Pakiramdam niya ay kikidnapan niya ang isang batang babae. Anong kondisyon? Bago pa man siya matapos magsalita ay niyakap ni Holly ang sarili. Hindi ko ibebenta ang aking katawan, sumigaw siya. Naging madilim ang mukha ni Alex Rockefeller. Hindi ako interesado sa mga bata, sabi niya. Umuso si Holly Yates. Sabi ko na nga ba, ang mga lalaking katulad mo ay interesado sa mga babae tulad ni Boa Hancock. Ano ang maganda sa kanya? Kakaiba ang hubog ng katawan niya. Ang hirap maglakad. Sandaling natigilan si Alex. Sino si Boa Hancock? Ngunit hindi ito mahalaga. Halika, sa ibang lugar na tayo mag-usap, sabi ni Alex. Kinaila ni Alex si Holly sa isang sulok para makipag-ayos. Ma'am, anong ginagawa niya? Sinusubukan ba niyang mangkidnap ng isang batang babae? Mahinang bulong ni Maya Howards kay Brittany Rockefeller. Tiningnan ni Brittany ang grupo ng mga nagtatrabaho bago tumango. Mukhang. Tumaki ng husto si Alex sa panahong ito, sabi niya. Ang iyong issue ay nasa seryosong bahagi ng mga bagay. Hindi ito isang bagay na maaaring ayusin sa maikling panahon. Kaya naman, ang reward na gusto ko ay hindi mo mapagpasyahan. I need to see your parents, sabi ni Alex kay Holly matapos magmuni-muni ng ilang sandali. Nagulat si Holly. Wala akong mga magulang, sabi niya habang umiiling. Tihin na natuwa si Alex na wala siyang mga magulang. Well, dapat may caretaker ka. Marahil ay isang master o isang katulad niyan, tanong ni Alex. Hindi, wala rin akong master, sabi ni Holly. Mas mabuti pa yon. Ang mga ulila ang pinakamadaling turuan. Sige, kung ganoon. Mananatili ka rito para maglinis at magtrabaho bilang part-time manager ng mga security guard, Alex said. Ano, meron akong pera, hindi ba pwedeng bigyan na lang kita ng pera? Tanong ni Holly, tiningnan ni Alex ang pagod na motorsiklo ni Holly. Malamang mas mayaman ako sayo. Maaari kang sumang-ayon sa aking kondisyon na maging bahagi ng pangkat ng seguridad hanggang sa matulungan kitang makabawi, o maaari kang umalis, sabi niya. Sa simula pa lang ay nasabi na ni Alex na labis na nagmamalasakit si Holly sa kanyang sugat. Sa katunayan, sumang-ayon si Holly ng walang labis na pagsasaalang-alang. Natawa si Alex sa kanyang puso. Nagtagumpay ang plano niyang kidnapin siya. Pagkatapos noon, nag-usap sila saglit. Nalaman niya na ulila si Holly Yates, ngunit mayroon itong napakalaking pangarap. Gusto niya talagang pag-isahin ang lahat ng puwersa sa ilalim ng lupa bago palawakin ang teritoryo upang siya ay maging reyna ng underworld. Pagkatapos nito ay kikita siya ng sapat na pera upang makabili ng barkong pirata para sa kanyang mga paggalugad sa dagat. Tinanong ni Alex si Holly kung bakit ganoon ang iniisip niya. Sinabi sa kanya ni Holly na ang mga ideyang ito ay talagang inspirasyon ng isang animation na pinanood niya, ang One Piece. Ang mga kabataang babae ngayon ay talagang kakaiba. Gayunpaman, ang tanging puwersa na nagawang pagsamahin ni Holly kamakailan ay ang mga mababang goons sa hilagang suburb. Sa kasalukuyang gininto ang panahon ng Amerika. Walang puwang para sa mga ganitong uri ng mga tao upang manirahan. Anumang pangunahing boss sa underworld sa mga araw na ito ay nagtataglay ng bilyon-bilyong yaman at malalaking imperyo ng negosyo. Halimbawa, ang mga taong tulad ng isang taong may isang mata ay kailangang manirahan sa isang maliit, masikip, cosmetic pipeline factory. Kahit noon, dumating pa rin ang mga nasasakupan ni Holly upang ipaglaban ang lupain. Sobrang nakakaawa. Maya, halika rito at ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi siya kikita ng sapat na pera para makakuha ng barkong pirata kapag nasangkot siya sa underworld. Kung gusto niyang kumita, kailangan niyang makisali sa negosyo, tawag ni Alex kay Maya. Dahil si Maya ay nagtrabaho sa pagbebenta, maaari siyang maging napaka-persuasive. Sa lalong madaling panahon, nakumbinsi niya si Holly na tanggapin ang isang ganap na naiibang pananaw sa mundo. Holly, halika dito. Ilan pa ang mga subordinate mo? Papuntahin silang lahat. Magsasagawa kami ng group meeting kasama ang lahat. Ipinapangako ko na makukuha mo ang pinakamalaki at pinakamarangyang barkong pirata sa loob ng isang taon.
Ikaw ang magiging kapitan, mapangakit na sabi ni Alex. Nang makita ni Favonius Bart at ng lalaking may isang mata si Holly na parang isang masunurang babae sa harap ni Alex at ng kanyang pamilya. Nakaramdam sila ng matinding sama ng loob. Si Holly ay isang batang babae, at siya ay madaling nalinlang. Gayunpaman, tila napakahirap na tao sina Alex, Brittany Rockefeller at ang iba pa. Ang mga taong ito ay magdurusa ng husto. Sa lalong madaling panahon, tinanong ni Holly ang isa pang 60 sa kanyang mga subordinate. Ito ang lahat ng mga taong nagtrabaho para sa kanya. Sa sandaling dumating ang mga taong ito, inutusan sila ni Holly na linisin ang mga basura at pintura ang mga dingding sa pabrika. Kaagad, lahat ay nagkaroon ng mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sila ay mga miyembro ng underworld, hindi mga janitor. Sa mahigit 200 tao na nagtutulungan, hindi nagtagal ay nagawa nilang baguhin ang pabrika. Gayunpaman, ang mga gumuhong pader, kalawangin na mga tarangkahan, hindi pantay na sahig at mga nasirang gusali ay hindi mga bagay na maaaring ayusin kaagad. Kailangan pa nilang magtrabaho sa pagsemento, pagsanding at pagkuha ng mga pinto at bintana mula sa mga supplier, bukod sa iba pang mga bagay. Ngayon, malapit na ang takipsilim. Ang grupo ng mga tao ay nagsusumikap, at wala silang kahit isang patak ng tubig na maiinom. Marami pa nga sa kanila ang umihi. Natatakot sila na kung mahuli sila. Ni Alex Rockefeller na nagtatampo, bugbugin niya sila. Talagang nakakalungkot talaga yon. Habang tinitiis ng mga taong ito ang kanilang gutom at nagtimpi sa galit, isang truck ang pumasok sa compound. Agad na naamoy ng lahat ang mabangong pagkain sa hangin at nagsimula silang maglaway. Ipinatawag ni Alex ang mga goons na ito upang ilipat ang 12 ng mga talahanayan upang bumuo ng isang hilera ng mga talahanayan. Sa susunod na sandali, ang mga tao ay nagsimulang mag-unload ng hindi mabilang na masasarap na pagkain mula sa truck. Kasama sa mga pagkain ito ang nilagang baboy, inihaw na manok, nilagang baka, inihaw na tupa, lobster, alimango at abalone na sopas. Siyempre, si Brittany Rockefeller ang nag-pre-order ng mga pagkain ito kanina. Bilang babaeng nagtatag ng Rockefeller Group na ngayon ay nagkakahalaga ng 300 bilyong dolyar, bakit hindi niya ito kayang bayaran? Ginagawa niya ito para gantimpalaan ang mga taong nagtrabaho para sa kanya, pati na rin ang pagpapakita sa kanila kung ano ang kaya niya. Lahat ng nandito ay galing sa mahihirap na pamilya. Sino bang mayaman na bata ang may sapat na pagkaantala para gugulin ang kanilang kayamanan sa labas ng underworld? Pagtataka nila. Nagsimulang maglaway ang mga lalaking ito at kumikinang ang kanilang mga mata. Hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Maging si Holly Yates ay ginagalaw ang kanyang mga daliri at galit na dinidilaan ang kanyang mga labi. "M. Madam, para sa atin ba ang lahat ng mga pagkain ito?" Tanong ng lalaking may isang mata habang lumulunok. Napangiti si Brittany. "Salamat sa lahat ng pagsusumikap, sa lahat. Kinailangan naming labanan ito para makilala ang isa't isa. Halika, kain muna tayo bago tayo mag-usap." Nagsimulang gumalaw ang lahat. Ito ay isang napakakapanapanabot na sandali. Mahilig manood ng One Piece si Holly. Napuno siya ng hilig sa pakikipagsapalaran, at natural na gusto niya ang mga sandaling tulad nito. Bagamat nagawa niyang pag-isahin ng 13 menor de edad na puwersa, wala siyang isip ng isang negosyante. Sa nakalipas na 2 buwan, hindi siya kumita ng malaki, at napakahirap ng buhay kaya naman, ang isang eksenang tulad nito ay nagpasaya sa kanya. Kinuha ni Holly ang isang bote ng red wine. "Tama iyan." Umorder pa si Brittany ng alak. "Paanong walang alak para sa gayong okasyon?" "Alex Rockefeller, itinataas ko ang aking baso sa iyo. Dahil nagawa mong talunin ako, kikilalanin kita bilang boss ko." Bulalas ni Holly, ito ang gustong marinig ni Alex. Itinaas din niya ang baso niya nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, nagsimulang mamigay ng pera si Brittany. Tinuro niya muna ang lalaking may isang mata. "Binibigyan kita ng 2 milyong dolyar. Bukas, gusto kong bilhin mo ang mga materyales na kailangan at hanapin ang mga tamang tao para ayusin ang pabrika na ito. Gusto kong magmukhang bago ang buong lugar sa loob ng 2 araw, sabi niya. Pagkatapos noon, tinuro niya si Favonius Bart. "Binibigyan kita ng 5 milyong dolyar. Tutulungan mo akong bumili ng ilang materyales. Nasa akin ang mga presyo at ang address para sa lahat ng ito."
Dahil ginulumo ako, gusto kong magtrabaho ka rito ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw na ito, malaya kang pumunta. Sa mga gustong manatili at yumaman kasama ko, malugod kayong gawin ito. Sa mga gustong umalis, gawin mo ang gusto mo. Gayunpaman, ang aking paunang puhunan sa pabrika na ito ay magiging $50 milyong. Inaasahan kong gugulin ang lahat ng ito sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, gusto kong gumawa ng 1,000 beses pa. Pagdating ng panahon, walang pagsalang magkakaroon ng sariling bahay ang bawat isa sa inyo. Si Brittany ay nagbigay ng 1 nakakumbinsi na pananalita ng may kahanga-hanga. Siya ay nagmula sa 1 malakas na pakiramdam ng kumpiyansa, at ito ay lubhang nakakahawa. Ang mga goons na ito sa una ay humanga sa halaga ng perang binanggit niya. Pagkatapos nito, lubos silang nakumbinsi ni Brittany, at nagsimula silang magsaya, umaangal na parang mga lobo. Ito ay isang hindi pangkaraniwang kapistahan. Walang alinlangan, nagdulot ito ng maraming simbuyo ng damdamin. Si Madam Brittany ay nagutos ng 1 pang truck na puno ng alak. Itinuring itong opening ceremony para sa kanilang bagong venture. Medyo naparami rin ang nainom ni Alex. Nagsimulang bumigat ang kanyang ulo, at nakalimutan niya ang nangyari pagkatapos niyang malasing. Pagkagising niya, umaga na ng sumunod na araw. Kaking gulat niya nang may babaeng nakahiga sa tabi niya. Kaking gulat ni Alex nang makita niya ang mukha ng babae. Oh,